guys! Welcome back again to our channel. So, another property na naman po ang feature natin ngayon. Dito naman sa General Mariano Alvarez Cavite or GMA Cavite. So, basically, si GMA Cavite ay napagigitnaan ni Dasmariñas and Carmona Cavite. So, sa mga hindi po nakakaalam kung paano bumiyahe papunta sa GMA, ang alam ko lang po is yung from Alabang and PIPX. So, if you're coming from Manila, pwede po kayong dumiretso or sumakay pa Alabang. Then, from Alabang, Star Mall Alabang. Meron pong terminal sa ilalim po nun. At pwede po kayong sumakay ng jeep, biyaheng pa Sunshine GMA Cavite. Then, pagbaba nyo po, bababa po kayo sa Sunshine and sasakay na po kayo ng tricycle papunta po sa loob ng subdivision. Then, yung isa pong biyahe is yung from PIPX. Yung sasakay nyo po is yung papuntang GMA Cavite. Then, pagbaba nyo po sa GMA Terminal, meron na rin po doong jeep biyaheng Sunshine Homes. So, sasakay po kayo ng jeep, then pagbaba, tricycle po ulit pa loob po ng subdivision. Kung halimbawa wala pong biyahe, diretsong GMA from PIPX, pwede po kayo sumakay biyaheng Padasma. Consider ang bababaan nyo po is yung Robinson Palapala or SM Palapala. Doon po kayo pwede sumakay ng jeep papunta po ang GMA Cavite. Then pagbaba ng GMA Terminal, isasakay po kayo ng Pasunshine Homes. Sa simula po ng video, kung napansin nyo po, ipinakita ko po yung mga establishment na meron dito sa GMA Cavite. So, yung GMA Public Market ay sinatawag na Magra. Katabi niya rin po ang Sabor Portal Mall. At kasunod niya po yung munisipyo ng GMA Cavite. Yung Carsigma District Hospital. Then, mga public schools for elementary, high school, and college. So, kung meron po kayong mga nag-aaral na bata, chikiting, mga elementary, dito po sa kanto po ng Sunshine ay meron din po na elementary school, private and public school din po. So, kung pupunta po kayo doon sa Magra, sa munisipyo, or sa Seymour, sasakay na po kayo ng jeep paglabas nyo po ng Sunshine Homes. Dito sa subdivision, accessible naman din po yung mga babiyahe ng mga paalabang. So, ang daan nyo po nun is South Luzon Expressway po. Tapos, meron din ditong dinidevelop na way, tagusan po, papunta ng Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Then, dito rin po sa malapit, itatayo ang GMA Coliseum. So, malapit na po tayong makarating ng Alta Tierra. So, guys, keep on watching. Babalik po ako mamaya. Thank you! Sa Alta Tierra Homes Subdivision. So, ito po guys ang kanilang amenities. Ito po ang kanilang playground. Ayan, sobrang lawak po. Hindi ko po naipakita ito noong last video ko sa Alta Tierra. Kasi nawala na rin po sa isip ko. Then, ito po yung kanilang clubhouse. Ayan, malaki. Tapos, ayan po ang kanilang swimming pool. Wala lang siyang linis ngayon kasi pandemic, bawal po maligo dito sa swimming pool. So, puntahan po natin yung property. So, this is the unit. Ito ay under first public auction.
Tranche SPB 173, acceptance of bid offer is from March 22 to 26, 2021. Then opening of bid offer is on April 7, 2021. Check niyo po ito sa item number 94. Property number is 815-2020-0211-0014. TCT is 057-20120-3192. Then, ang address po nito is Block 3, Lot 13 and 15. Then, ang lot area po nito is 152 square meter and the floor area is 66 square meter. So, guys, ito, ang kinaganda ng pwesto ng bahay na to is nasa likod niya lang yung main gate. As in, walking distance yun lang po yung gate. Kung hindi nyo po ispapasarado tong likod ha, hindi to kayo dadaan. Ayan, meron pong gate, malapit na malapit lang po siya. Tapos, ayan yung likurang part niya. Ayan, hanggang dyan po yung lote nyo. Ayun po, yun. Dyan po yung gate ng Alta Tierra Homes. Yung may motor tsaka yung kotseng puting po na yun. Andoon po ang main gate. So, ang ano po ng bahay na to is 3 bedrooms daw po. Kaya lang, hindi naman po natin masisilip sa taas kasi as usual, hindi naman po tayo makakapasok. Yan, kaya dito lang po tayo sa labas. Ayan po yung kanyang outer. Actually, guys, sobrang laki ng lote nyo. Parang kasya tatlo. Tatlong kotse pag nakita nyo to sa actual. Hindi din ako medyo makalapit dito sa gilid kasi po ang tataas ng damo, baka po may bubog or snake. Kaya nakakatakot. Pero try ko pong mamaya dumaan dun sa harapan. Pakita ko lang sa inyo tong likod na part. So, ayan po yung tangke ng tubig. Nandiyan dun po sa may bandang likod. Ito po ang tinatawag na single attach. So, ang minimum bid price ni Pag-ibig dito is 1,959,300 pesos. So, kung ibibid niyo po ito ng 2.1 million, for me, it's not bad na po kasi wala akong nakikitang masyadong sira ng bahay po na ito. Bukod lang doon sa paint, medyo nabubura na siya, hindi na siya ganun kaganda. Tapos yung likod, kung palalagyan nyo ng extension, wala pong masyado. Yan lang yung yan, tsaka yan, yung kinakalawang tsaka yung butas po na iyan. Pero, wala na po akong makitang major repair po ang gagawin nyo po dito sa labas ng bahay. So, kung ibibid nyo siya ng 2.1 million, kailangan po meron kayong 210,000 na bid bond. Then, estimated monthly amortization is 12,100. Then, estimated gross monthly income is 33,300. Si Pag-ibig po ang magbibigay po ng actual computation po. Ito po ay nakita ko lang din po lamang sa kanilang calculator. So, again guys, disclaimer, hindi ko po binibenta ang bahay na ito. Ito po ay pag-share lamang po sa inyo kung ano ba yung actual na itsura ng property bago nyo po siya puntahan. And guys, bago namin to puntahan, chinek ko muna sa Pag-ibig website kung meron na bang changes or erratum. So, nung sinuot ko to at nung ini-edit ko, wala pa pong erratum na nakapost sa Pag-ibig website. This is still unoccupied at wala pong owner. So, puntahan po natin yung harapan po niya. Try po nating lapitan yung bintana para kahit pa paano may makita po tayo kung ano ba yung itsura nung loob ng bahay. So, ayan yung front. Mataas lang talaga yung mga damo. Pag nakita nyo to guys sa actual, sobrang laki kasi yung kapitbahay, malaki din yung lote. Ang laki po pag naayos nyo siya. Pag natanggal nyo po yung mga damo-damo dyan. Yan, try natin siyang lapitan.
Okay pa po yung bintana, wala ring basag, tsaka walang masyadong kalawang. So, ayan. Bare type unit po siya. Wala siyang tiles, paint. So, malamang yung taas po, bare type din po yun. Ayan, may mga gamit lang siguro na ilagay lang po ng mga kalapitbahay po dito. Ayan. So, pag pinuntahan niyo po, ito rin po yung inyong makikita. So, guys, hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe sa aming channel. God bless you all. Thank you. Ingat po lahat. Bye!